Starting your chicks. Raising a flock of chickens for home meat or egg production can be an easy and rewarding experience. Before you jump into raising a flock of chickens, there are a few things you should be aware of in order to have a healthy and productive flock. In order to keep the chicks healthy, you need to be prepared to care for your chicks in advance of them arriving at your home. Newly hatched chicks cannot control their body temperature in the first few weeks of life. It is essential that they have a source of heat. A brooder is used to keep the chicks warm during this crucial time. A simple brooder consists of an infrared heat lamp with a hood over it to direct heat toward the floor and a brooder guard. A brooder guard is a cardboard or wire mesh ring to keep the chicks confined to an area near the heat source. A heat lamp will keep the temperature within the ideal range of 90 to 95 degrees for the first week. Measure the temperature 2.5 inches from the top of the litter directly below the hood. Make sure there is enough space for the chicks under the light without crowding or smothering, and that there is enough space in the pen so that all of the chicks can escape from the heat. Each week you should decrease the temperature by 5 degrees. This can be easily accomplished by raising the height of the lamp. The brooder guard can be removed after 1 week, and the brooder can be removed after the temperature under the brooder is in the 65 to 70 degree range, or when the brooder and outside temperature match. Set up and test your brooder at least 1 day before your chicks arrive. Brooder safety. Do not hang the lamp by the cord. A chain will provide strong and safe suspension. Be sure that the lamp does not get close enough to catch the bedding on fire. Protect the bulb from splashing water. Water splashed on the hot bulb will shatter it. Where possible, use a hard glass bulb. In the absence of a thermometer, monitoring chick behavior can help you determine if the temperature in the brooder is suitable for proper chick health. Chicks that are cold will huddle together under the heat lamp. Chicks that are too warm will move as far from the lamp as the brooder ring will allow. If the brooder area is drafty, the chicks will move to one side of the brooder in an attempt to escape the draft and still keep warm. If the temperature is just right, the chicks will be evenly distributed within the brooder area, softly chirping and pecking around. Place some kind of bedding or litter on the floor to absorb moisture. A variety of materials can be used, including wood shavings, most common and effective, ground corn cobs, peanut and rice hulls, and hay or stray that has been chopped into smaller pieces. Do not use shiny color printed newspaper, cardboard, or plastic, as the slippery surface may lead to leg damage. Provide enough space at the feed and water to allow all chicks to eat or drink at the same time. Feed and water should be placed around the brooder like spokes of a wheel. Make sure your new chicks drink water immediately. This can be done by dipping beaks in the water source to teach them where the water is. To make feed available, place in a shallow dish or egg carton so that it is easy for them to find food. As they get bigger, provide larger feeders. Chick waterers are available commercially in a variety of sizes, so consider the size of the water base when chicks are small. Clean feed and water should be constantly available to your chicks. Paghahanda sa pagdating ng inyong mga CCO. Ngayong nakapili na tayo ng lahi ng alagaing manok at naghihintay ng pagdating ng mga sisiw nito. Ano ang mga dapat nating gawin? Mas makabubuting siguruhin kumpleto na ang mga gamit at bagay na kakailanganin natin sa pag-aalaga ng mga ito. Siguraduhin gumagana ang mga ito bago dumating ang inyong mga sisiw. May mga bagay at materyales tayong dapat ihanda at maisa lugar na suri at hindi sira. Isa-isahin natin ang mga bagay na kakailanganin natin. Isa, brooder. Ang brooder ay isang lugar kung saan ang mga sisiw ay inilalagay upang painitan mula unang araw hanggang sa ika-21 araw. Ito ay ang katumbas ng paglimlim ng inahing manok. Sa bawat 50 sisiw, 50, maari tayong gumawa ng 1x2 metro na brooder. Dapat ay may hanging dumadaloy sa ibabaw nito, subalit may pantay-pantay na init. Maaring gumamit ng 50 watts na bombilya na pangagalingan ng init. Habang lumalaki ang mga sisiw, maari nang bawasan ang init sa loob ng brooder. Mga palatandaan sa tamang init ng brooder. Malalaman natin kung hindi sapat ang init sa brooder kapag ang mga sisiw ay maingay at nasa isang lupon o grupo at nakatapat sa ilaw. Kapag sobrang init naman ay nakalayo sa ilaw, karaniwang nasa sulok at nag-ingay. Kapag tama ang init sa loob ng brooder, mapapansin niyong sila ay hiwa-hiwalay at masiglang kumakain at tumatakbo sa loob ng brooder. 2. Bedding o sapin. Maaring lagyan ng ipa o dayami ang sahig ng brooder. Panatilihin itong malinis at tuyo. Lagyan ng 1 hanggang 2 pulgadang kapal ng bedding ang sahig.
Palitan kapag ito ay basa na upang maiwasan ang pagtubo ng amag o molds na maaring magdulot ng sakit sa inyong mga sisiyo. Maari itong palitan araw-araw kung kinakailangan. Makakatulong din ang bedding upang makabalance ang inyong mga alagang sisiyo sa mga unang araw nito. 3. Feeders and waters. Maari ko bang gamitin ang mga pakainan at painuman na gamit ko sa malalaking manok? Ang sagot ay hindi. Ang mga ito ay dapat maliit na tama lamang sa maliliit na sisiyo. Gumamit ng mababaw na painuman upang maiwasan ang pagkalunod ng inyong mga sisiyo. Maari itong lagyan ng maliliit na bato o hulen, marbles, upang maiwasan ang pagkalubog ng sisiyo sa mga painuman. Maari din gumamit ng 2 commercial drinkers small size. Paalala, unahing bigyan ng tubig na may probiotics ang mga sisiyo bago sila pakainin. Ito ang nakakatulong sa kanilang panunaw o digestion at nagbibigay ng paunang proteksyon sa mga impeksyon. Sa feeder o pakainan, maaring gumamit ng bilao sa mga unang araw ng mga sisiyo. Kung mayroon sa paligid, maaari ring gumamit ng 4 biniyak na kawayan na may habang kalahating 1.5 metro bilang pakainan o feeder. 4. Feeds o patupa. Feeds o patupa. Ang mga sisiyo ay hindi pa makakakain ng pellets, ang kailangan nila feeds para sa sisiyo. Makakabuting ihanda ito bago pa dumating ang mga sisiyo. Maghanda ng chick booster para sa kanila. Maaring magbigay ng giniling na brown rice para sa unang pakain sa kanila. Ito ay makakatulong sa pagdevelop ng kanilang panunaw o digestion. Kakailanganin nila ang pagkain na mataas ang protina para sa kanilang mabilis na paglaki. Gumamit ng chick booster na crumbles para hindi mahirapan ang mga sisiyo sa pagkain nila. Siguraduhin sariwa at bago ang inyong ibibigay na feeds o patupa upang maiwasan ang anumang sakit na maaring idulot ng lumang feeds. Ang lumang feeds ay maaring nagtataglay ng amag o molds na makakasama sa inyong mga alagang sisiyo. 5. Heater o ilaw. Ang pinakahuli at isa sa mga bagay na dapat niyong suriin ng mabuti ay ang heater o ilaw. Ang mga sisiyo ay wala pang kakayahang magpanatili ng tamang init ng katawan sa mga unang araw nito. Mapapansin natin na sila ay nag-ipon-ipon kapag hindi sapat ang init sa loob ng brooder. Sa mga panahong ito, ang ilaw ang magbibigay ng artipisyal na init na kailangan ng mga sisiyo. Ang init na kailangan nila sa unang linggo ay 35 degrees Celsius. Pagkatapos nito ay unti-unting bawasan ng 5 degrees Celsius kada linggo. Sa 19 na linggo, ito ay dapat na sa 18 degrees Celsius. Sa loob ng 7-12 linggo, kumpleto na ang tunay na balahibo nito at may kakayahan ng magpanatili ng kanilang init maliban na lamang sa taglamig. Paalala, ang heater o bombilya ay napakahusay na alternatibo para sa artipisyal na init para sa mga sisiyo. Subalit ito ay maaring maging sanhi ng sakuna tulad ng sunog, gamitin ng may pag-iingat. Kung ang mga nakalista dito ay madali niyong maisaayos bago pa dumating ang inyong mga sisiyo ay mabuti. Subalit kung kayo ay hindi sanay, mas makabubuting ihanda ang lahat ng mga ito isang araw bago pa dumating ang inyong mga sisiyo. Maligayang pagdating. Sa araw ng pagdating ng inyong mga sisiyo, buksan na ang heater o ilaw ilang oras bago sila dumating. Suriin ang init sa sahig kung ito ay napapanatiling 35 degrees Celsius na. Mahahanap nila ito at doon sila gagalaw. Sa paglipat ng mga sisiyo galing sa kahon, siguraduhing ilubog sandal ang tuka ng sisiyo sa tubig na may probiotics. Ito ay para turuan sila kung paano uminom at kung saan sila inom. Sa feeds o patuka, ilatag ito sa sahig, kaykayin o scratch ng inyong dalili ang patuka, at magsisimula na silang magkaykay o mag-scratch sa feeds o patuka sa sarili nila. Ilagay ang painuman o water ng bahagyang malapit sa ilaw, ngunit hindi masyadong malapit. Ito ay upang mahikayat uminom ang inyong mga sisiyo. Ang mga sisiyo ay ayaw sa malamig na tubig. Pagkatapos ng kanilang paglalakbay, sila ay kakain, inom at matutulog. Silipin ang madala sa loob ng ilang oras kung tama ang init sa loob ng brooder. Kapag sila ay nakakalat sa sulok ng brooder, ibig sabihin nito ay masyadong mainit ang inyong ilaw. Kung sila naman ay magkakasama at dikit-dikit, maaring hindi sapat ang init ng inyong brooder. Sila ay dapat nakakalat sa loob ng brooder, kumakain, tumatakbo, at natutulog kapag sapat ang init ng inyong brooder. Napansin niyo ba yung probiotics?
Alam ba ninyo kung ano ang probiotics at ang magandang na idudulot nito sa inyong mga alagaing manok at sisiw? Kung nais niyong matutunan ang mga gamit nito at ang paggawa ng probiotics, magkomento lamang sa post na ito. Ating tatalakayin sa susunod na mga post ang tungkol sa probiotics.